Sabi nga nila, you are what you eat. Your health depends on what you eat. True naman yan, di ba? And joining us today is Chef Melissa Pagyarocha. Good morning, Chef! Morning po! And happy Mother's Day to you happy as well. Mother's Day din po. Ayan, I'm so happy to be with Chef Mel today dahil marami siyang ituturo sa atin ng mga recipes for the whole family. What we have prepared is yung para naman sa mabilis na klase ng pag-prepare ng baon natin. So, we have prepared the caramelized luncheon meat. Okay, ngayon naman, gagawa kami ni Chef Mel ng kimchi rice. Yeah, so here we have olive oil. Parang two ano lang. Yung, because we want to put onion pa rin. Kasi okay. Parang nagbibigay siya ng sweetness. Okay. Dun sa ating kimchi. And then, kapag talaga. Pero ito. Okay. Kimchi. And then, this is a fresh kimchi. Pero pwede rin sila yung kumuha ng mga fermented kimchi. Pwede lagyan ng water. Yes, para lang hindi siya sobrang dry. Ah, sorry. Okay. Okay, so this one. Put the rice? Yeah. Kahit kung may luma po silang rice, pero syempre kung pambaon ng kids, I think better na bagong luto. Okay. So, best siya na antioxidant, kaya ang gaganda siguro ng skin. Ng mga Koreans. Yes, kasi nagtatanggal siya ng acne. So, pampaklear siya ng mga acne, and then dahil superfood siya, yung fermentation na nangyari sa kanya, yes. The chemical reaction is nakakapaganda siya ng mga blood circulation natin pag kinakain natin. So, yan na, ang kimchi ay nakakaganda. So, if you want to, ako, I put a little soy sauce. A little soy sauce. A little lang. Kasi yung itsura din, nakakaganda ng aesthetics. Okay. So, para mag-deep red siya. Ready na po siya. Okay. And then now, so this one po for the egg, olive oil lang po. Just a little. Okay. Yes po. So, we are using po yung organic. Organic egg, of yes, course. Yes, this one po. Kaya mas yellow siya. Mm-hmm. Okay. So this lagyan na natin yung egg. Diba? Kaya pala perfect ang egg. Mm-hmm. Ayan ha, okay. Maganda siya sa blood circulation po. Yung pepper, mga okay. Cayenne. Mm-hmm. Okay. Ayun, nasira siya. Ayan okay, na. Pero pwede pa naman. Okay, maganda pa rin. Okay, eto na. Ayan, naluto na po ang luncheon meat na caramelized. Pag sinabing caramelized, yung kasi may sugar and water. Yes. Para siyang saucy ng konti. Mm-hmm. This one, pero luncheon mas, meat. Mas maganda yung kanyang. Medyo para siyang may sauce, no? Yes, opo. Maganda rin kasi yung nagagawa ng sugar. Mm. Control na lang natin sa ate, sa mga ganitong klase ng food. Egg on top, yes. Ayan. Ayan. Try natin. Too pretty to eat, but we will. Okay. Sana magasahin niyo. Also, ang napansin ko dito sa luncheon meat niyo, yung pagka-cut, no? Usually, pag luncheon yes. meat tayo, yung rectangle, eh. Ito po, parang square. Bite size. Mm-hmm. Para okay sa kids. Let's remember. Try that. Okay. Okay. Okay ba? Nag-combine yung lasa niya. Magkakasabay siyang kinain. May parang ano din, fireworks. Exactly, parang nag-explode sa yes. Bibig. Ang sarap. Mm-hmm. Alam nyo, siguradong patok to sa mga anak natin. Ang sarap. Tsaka ang sarap baunin. Alam mo naman, ang luncheon meat patok talaga yan sa mga chikiting. Yes. Yan, favorite nila yan. Pero ito, ni-level up natin. Yan. Meron tayong main. So, ngayon okay. naman, parang magpe-prepare tayo ng something na dessert naman. Dessert naman. Pero, heavy din siya. So, this is our banana Nutella. Our mixture here, this mixture po is 1 cup of milk, uh-huh. 1 egg, and then sugar. And okay. then, I put a little of cinnamon powder. Actually, mag-i-enjoy din yung kids. Yung kids ko, kapag ginagawa namin to, sila na lang yung gumagawa. Hindi na ako kasama. Oo. It's fun to make. And at saka, bonding rin sa kids and their siblings or the parents. Pag sabay
sabay-sabay kayo nagpre-prepare ng meal together. Yeah, so we will start with our bread and then this is our chocolate. Siyempre, yan ang favorite ng anak ko. So, choco spreads. So, yung banana namin galing po ng Tagaytay kasi taga-Tagaytay po kami. Kaya nga eh, naamoy ko na nga yung sarap. So, okay. So, ganito lang po yung ating cut sa kanya. But this one, lagyan natin ng mas, gawin natin mas healthier. Uh-oh. And mas, more flavorful. Yes, mas interesting sa mga kids. So, ganyan lang po siya. Then, medyo. Okay. Lagyan natin ng onte. Mag-a-add kasi ito ng texture doon. Kasi syempre, pag nasook na yung bread sa milk mixture natin, minsan nagiging ano siya, sobrang saggy. Now po yung second ano natin step is after natin magawa yung bread, soak po natin siya doon sa milk egg mixture natin. So this is 1 cup of milk, 1 egg, 1 tablespoon of sugar, and then cinnamon powder. Magbibigay po siya ng texture sa ating French toast. Crunchy siya. Ipa-fry na lang natin siya until medyo mag-brown yung ating cereal. That's it. Do you put oil pa? Or Yes, a little oil. Sometimes butter. And then mas nakakatipid tayo pag ganito. Yun pala eh. Pwedeng mas makakatipid ka nga. So there. So, alright. Ang bango. Ang bango niya. Okay na okay siya sa kids. So, minsan, pwede rin natin siyang i-serve with... Oo. There. Kabelas lang. Masarap to. Meron din vanilla ice cream. Uy, ah. So, masarap din lang yan. Mainit ang panahon. Tapos, you can serve it with strawberry. Mm-hmm. Plating na tayo, chef. Yes. Wow. Natin ang onte. Then we can put a little of strawberry pa rin. Kung ano po yung okay, fruit. This one. Ayan, ang ganda ng strawberries natin. Para mas masarap siyang tingnan. Kasi okay din, I choose the strawberry. Sa taas naman, papakita mo yung red part. Ayan. Okay. Wow! Kain. Cheers. Okay. Kung gusto nyo na medyo ontian yung spread, okay din naman. How do you find it? That's good. Medyo sweet. Okay. Heavenly. It's heaven. Okay, dito naman tayo sa healthy drink, Chef Mel. Ano naman itong ipe-prepare mo sa amin? What we have prepared po is our antioxidant. Yung amin pong ingredients for that, we are really using yung mga magandang benefits sa ating katawan. So, yung combination na to is tried and tested po namin. Okay. So, this is orange, meron po siyang pineapple, meron po siyang kale, and then cucumber, and then carrots, and then we will put a little of banana para sa natural sweetness niya po. Okay, let's do this. Anong title ng, anong pangalan nito? This is our Good for the Heart. Good for the Heart Detox Drink. Okay. Yes. Rich po siya sa potassium because present po doon sa banana. And then, yung cucumber daw po, sabi nila, dapat po ang... Nilalagay nga yan sa mate, so I'm sure. And then, ang babae daw po, dapat everyday kumakain ng cucumber. Oh. Yes, kasi parang ang dami niyang health benefits sa mga 40 years old up mga women. So, ayos na po here ng konti. And then we will put this one na po. So, there, the orange. We are using this one po very, sobrang bilis. Mabilis na. Like, 1 minute. Wala pa pong 1 minute. Like, 30 seconds. Meron na po kayong healthy na drink. And this is really good ngayong season na to or panahon na to kasi sobrang init. Yes. Parang summer detox drink. So, parang 10 times na hydrate ka. Okay. And then we have this honey calamansi. Ah. So, para sa added citrus niya. Honey and calamansi. Mm. So, that's it. Okay. And then colors.
tayo. Meron na po tayong pure. Ang ganda ng colors niya siya. Yes, oh, very, very healthy, summery, very very summer yung kanyang yes. color. So, kapag cucumber, sinabi mo talaga, nakaka-refresh. Yes, so nag-enhance siya ng mga flavors na meron tayo present doon. Okay, let's try our detox drink. Very refreshing. Yes. And then, okay po yan sa mga kids also. So, yung mga kids ko, ginagawa ko po ng mga ganyan. Oh, especially kapag naman lunch. Nila. Yes. Oh, oh. Sometimes, nilalagyan namin ng strawberry. Pwede. Pwede mong lagyan ng strawberry. Pero, natikman ko yung honey and calamansi. So, parang siyang honey calamansi na may added ingredients. Yes. Thank you so much, Chef Melissa. Usapang pet care naman ang ating susunod na tatalakayin. For sure, lahat ng fur parents relate dito. Common dog and cat summer skin conditions sa pagbabalik ng programang Pet Loving Health at Home.